Meron ako ipapakilala sa inyo na makikita nyo sa aking mga vlog palagi. Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, magmumuna naman tayo ng lawn kasi sobrang haba. Hindi ko alam kung narinig nyo kung ingay dito sa labas eh. So yan, magmumuna tayo mabilis. And later, meron ako ipapakilala sa inyo na makikita nyo sa aking mga vlog palagi. Yes. Sa mga naka-follow sa akin sa store, sa Instagram, nakita nyo na siya, nakilala nyo na siya. So ayun, wait lang, magmumuna tayo. Ayun, after 10 years, kita nyo naman, I'm halfway through guys. Makikita nyo kasi mayroong mga hati-hati kasi ito pa yung hindi ko pa nagagawa. Kaya, let's go! Tayo guys, charan, ipa-blower ko na lang, diba? Kasi yun ito eh, kasi sa Pilipinas pag ganito, nagwawalis dito guys, walang walis-walis. Wapil, ang hina na ng baterya. Charan, tapos na tayo guys, nakapag-blower na ako ng mga grass clippings, at ayan, mukha na ulit siyang maganda. Wapil, and diba, tumutubo na yung mga ano natin, no? Hydrangea natin. Hydrangea. White siya guys, wala pa. Pero nakikita nyo naman nandyan na ang kanyang mga buds. Buds? Buds tawag dun, di ba? Flower buds. Ayan. So, tapos itong mga daylily natin, buhay na din. Tagtuyot guys. Sobrang init kasi. So, ayan, daylily, lavender, at itong rosas na nag-a-adjust pa. Good job! Ay, bakit natakot siya sa vlog guys? Say hi, bunny! So ito ang papakilala ko sa inyo guys, ang aking baby. So ano siya guys, mag 4 months na siya na isa siyang terrier mix. Hindi alam dun sa shelter anong klase pero feeling namin pitbull terrier siya guys. Say hi, bunny! 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 So ayan, diba? Mukhang matapang siya pero malambing yan. Malambing. Uy! Ay, hala, hinakagat yung ano ko. Bunny, no. Bunny, catch! Yeah, good job. Bunny! Hop. Marunong siya magpo. Pag nakakita siya ng treat guys, ng dog treat, yun lang yung ano siya. Matalino siya. Kamagat. Kakagatin din kita. Bunny! So guys, ayan. Kami ay nagpa-potty training. Wow. May mga flag yan. Yan lahat ng kanyang jebs. Lagyan namin ng ano. Vlog para madali linisin kasi baka madaanan ng good job boy isa lang. So ganun pala yun guys, kapag nagpa-potty train kailangan after tumae or umihi bigyan mo kagad ng treat niya. Jumabs ka na please. Bunny, say hi to the people. Yan pala si Bunny guys. Wah. Tumae ka na at pakain pa tayo ng breakfast. So ayun na nga guys, ako ay magpupulot na ng pupo ni Bunny. Ganun talaga. Ew. Oh, umihi na naman siya guys. Diri. Ganun talaga. Dami. Oh, sarap ng tulog ko. Oh. Wah. Ayan. So kinikrate train kasi namin guys para masanay siyang nasa crate lang. Let's say wala kami. And at para hindi niya sirain yung mga supa. And then kapag crate trained na siya,
pwede na siya dito. Diba? Ganun po yun. Kasi baby pa siya, guys. 4 months pa lang siya. Haba na ng buhok na. Luluto ko yun. So, buti nakatulog na siya, diba? Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, sagutin na natin yung mga comments niyo doon sa last video. So kung bago ka lang dito, ako po si Vince, Filipino living the American dream at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag may bago akong upload. So nag-upload ako every Saturdays 12 to 1pm Manila time. And yun nga, sinasagot natin yung mga comments niyo doon sa last video. Bakit ako hinihingal? Hindi ko alam kung bakit guys, grabe, may tornado warning na naman dito. Ano ba? But the show must go on. Okay, let's go. Yaukan Abesilla. Hi, any tips sa pagkuha ng bagong kotse? Thanks po. So ito, tips sa pagkuha ng bagong kotse. Tip number 1. Pag bago lang kayo dito sa Amerika, tas kung gusto niyo kumuha ng kotse, mas maganda meron kayong kakilala. Like, for example, yung mga relatives or close friends niyo na willing maging co-borrower dun sa magiging auto loan niyo. Bakit? Kasi kung meron na silang credit score, tas kung maganda kayong credit score nila, mas mababa or magandang deal yung mabibigay sa inyo. Paano ba yung magandang deal? So kapag mababa yung APR or yung interest rate nga. So, kapag maganda kasi yung credit score, mas mababa yung APR at yung interest rate. So, yun yun. Pero, syempre, ayaw naman natin mang istorbo, diba? Kung wala kayong kakilala or wala kayong relative na willing maging co-borrower, meron din namang mga dealership. Diretso na kayo sa dealership kung meron silang mga promos para sa mga bagong migrate dito. Which leads us to tip number 2. Guys, ito, this is not sponsored in any form, pero may nagbanggit sa akin before, yung IAS, IAS, or International Auto Source. So kapag bago lang kayo dito sa Amerika, meron silang mga promos or yun nga mga deals na mas hassle-free yung pagkuha nyo ng bagong kotse. Pero ang downside is, since syempre bago lang kayo dito, wala pa kayong credit score, wala pa kayo yun nga napapatunayan, wala pang credit history, medyo mataas yung rate, I think ha, based on what I heard or what I've been hearing. Pero kung gusto nyo hassle-free, makakuha kagad ng kotse, pwede ata yung doon sa IAS na yun, International Auto Source. Ito ang last tip ko, tip number 3. Ito yung pinaka-practical na ano na tip, guys. Kung meron kayong kakilala na may spare na kotse, pwede nyong rentahan. Rentahan nyo na lang sa kaibigan nyo or sa relative nyo. Kung meron silang mga yung spare na kotse na yun, hindi naman ginagamit, rentahan nyo na lang. Malay nyo, swertein kayo, ipagamit sa inyo for free. O tibuwa? So ayun po yun, Yaukan Abesilla. Kung meron ka pang tanong, comment down below, sagutin natin sa next vlog. Sam Carmona, Kuya Vince, ask lang if in demand ba ang IT dyan sa States? Salamat po. Alam niyo, ang dami nagtatanong sa akin kung in demand ba yung IT dito sa US. I'm not gonna say na in demand talaga siya, gaya nga ng mga nurses, like ng mga nasa healthcare. Pero, feeling ko mas madaling makahanap ng trabaho kapag nasa IT field ka. Hindi siya ganun ka-in demand nga, gaya ng nurses. Pero, alam ko maraming work for you. So, yun. Veronica Agura, idol flight ko na sa September 12. Uy, congrats! Welcome to the US of A! Tips in starting a vlog. Ano ba tips sa pag-start ng vlog? Just go for it. Yun lang naman yun eh. Kasi kahit ako naman nung nag-start ako, I didn't know kung paano mag-vlog sa harap ng camera, ganyan. Basta, inano ko lang, pinindot ko lang yung record, ganyan. Ganyan, tapos record na. I know it's kind of overwhelming kapag sa public, pero ang tip lang talaga na nakuha ko kay Will Dasevich, wow, close feeling, baka hindi, nakakaya naman, baka hindi niya natatanda. Basta kailangan ang kausap mo, yung mga tao. I know, medyo weird na kausap mo yung camera, pero kung bakit, ba't ka ba nagre-record, di ba? Para sa mga tao naman yun, sa mga viewers mo. Ano ba? Nabubulol ako sa Tagalog, guys. Wow, feeling. Kapag nagsalita ka, tingin ka lang sa lens, alam ko medyo nakaka-bother or nakakonsyos yung makikita mo yung sarili mo sa screen. Kaya ang tingnan mo yung lens para kunyari nakipag-usap ka lang sa crush mo. Wah! Me. Abil! So yun. Yun lang yun. Veronica Agura. Congrats. See you. Wah, see you. Vin Vlog... Ano? Vin Vlogs TV. Keep it up! Vlog. Keep it up, vlog. Lodge to kayo. Seryoso ba? Seryoso. Seryoso ba yung tornado sa Texas? Seryoso yun. Grabe, nakakatakot kaya yung tornado. Sa Pilipinas, nakakatakot yung mga well, hindi nga nakakatakot kasi parang normal na sa atin yung bumabagyo every year. Dito rin naman, may tornado season, which is ngayon. Actually, medyo late na nga eh, kasi yung tornado season dito sa amin sa Midwest. I don't know sa East Coast or sa West Coast. Pero dito sa amin sa Midwest, sa may Illinois, normally spring, guys, summer na ngayon at nagto-tornado pa din. Right now, itong nagre-record ako ngayon, merong tornado warning.
I mean, hindi ko na gagalawin yung camera, maganda na kasi yung ano, pero kidlat na lang kidlat. Kapag meron na talagang tornado, merong sirena ng ano, may Little Mermaid. Little Mermaid! May sirena na tutugtog. Merong sirena na malakas na tutunog dyan sa labas. At kapag ganun, normally we go down sa basement para mag-cover, take shelter. Kasi ganun talaga siya, guys. Delikado yun. Ayaw naman natin liparin tayo sa himpapawid. Brent's Jello Valladolid. Dulid, Bisaya. Brent's Jello Valladolid. Vince, paano kayo mag-celebrate dyan ng 4th of July? Pa-shoutout naman kay Altea Brianna. Thanks and God bless. Shoutout to you, Altea Brianna! Paano ba kami nag-celebrate ng 4th of July? So, nakita nyo naman sa mga naka-follow din sa akin sa Instagram dito. So, paano ba kami nag-celebrate ng 4th of July? Nag-barbecue sa backyard. Ganun din naman yung mga ibang tao dito. And then, abangers ng fireworks kasi parang ano siya, guys, New Year sa atin sa Pilipinas. Grabe, mas grabe pa nga yung fireworks dito kapag 4th of July. Tapos nag-barbecue kami sa backyard. This year, we hosted ng 4th of July. So marami kaming bisita from different walks of life. Walks of life, they from different groups kasi yung mga tropa ni Commander at aking mga tropa pinagsama namin. We don't usually do that. Kapag nagpa-party kasi kami, iba-ibang grupo, hindi kami nag-host ng iba't ibang grupo, alam mo yun. This time, tinry namin pagsamasamahin. Masaya. So, ayun po. Arnel, Sir Vince, pa-shoutout ulit. Shoutout to Arnel. Wah. Yung malakas na shoutout, uy, hindi pwede, natutulog na yung aso ko. By the way, so sa nakilala nyo na si Bunny, guys. So ayun, palagi nyo na siya makikita sa aking vlog. Siya yung kinakabisihan ko these past few days. Aww. As in, puwet ako. Ganun pala, guys, pag may aso, di ba? Nakakapuyat siya, nakakapagod. Kasi kailangan ko ipati training. As in, every 2 hours yata or 3 hours, lumalabas kami sa backyard para mag-jebs at mag-wee-wee. So, ganun siya. Paul Marvin Suico, pakinggan. Pakinggan natin siya, guys. Joke lang. Dito din sa Columbus, Ohio, sir. Ramdam ang usok ng CND ng Canada. Kita-kit, Sir Vince. Sinisinok pa ako. Kita-kit, Sir Vince. Narating na rin ng US. Yes! Nakapag-jog ka na ba outdoor, sir? Kamusta po workout sesh mo dyan? By the way, pupunta ako ng Ohio sa August 3 to 5. Malapit na yun, no? 2 weeks from now ba? Or 3 weeks? So yun, pupunta ko ng Ohio. So kung may mga Pilipino dyan, hello po sa inyo. I will be in Ohio. Ohio gozaimasu. Hindi sa Japan, ha? Sa Ohio. Ayun, follow me on Instagram. Makikita nyo kung nasaan ako. So ayan, feeling. Nakapag-jog ka na ba outdoor, sir? Oo, nag-jogging ako outdoor. Ay, hindi pala. Nag-jogging ako sa treadmill. Sa gym. Pero na-try ko maglakad-lakad dito. Bira ako lumabas, guys, kasi alam na may mga paparazzi. Feeling! Hindi, ano, kapag lumalabas ako dito, kukuha lang ako na sulat sa mailbox, ganun lang. Naglalakad ako dyan sa buong street namin kapag nagvo-vlog lang ako, yun lang yun. Or kapag nagko-collab ako sa mga product review na kailangan outdoor. Pero hindi talaga ako tumatambay sa labas. Tambay lang ako dyan sa backyard or sa bahay ng tropa, pero dyan sa labas, no. At baka habulin ako ng mga reindeer. Reindeer! pero seryoso, may deer dito sana, guys. Deer. May deer. Yan. Kamusta ang workout session? Yun, nag-gym ako. Malapit lang dito sa amin. Like, 8 minutes. Sakto. Alam mo, dito sa Amerika, saktong-sakto yung mga ano maps, eh. Kala mo makapag-gym, eh. No? Hindi, kahit di ako pumapayot. Sarap kumain, guys. Veronica Chan! Hello po, Sir Vince. I'm planning to take NCLEX and IELTS po para maging USRN. Meron na po akong 6 years experience, MN, Masters in Nursing? Non-thesis. Nag-training din po ako bilang nurse, phlebotomist, and CNN. Wow, CNN. Reporter yarn. Diyo ko lang. Tanong ko lang po, sir. Ito po ba mga credentials ko is magagamit ko po dyan sa US? Ano po kaya yung entry level ko dyan, sir, from the start po ba? And yung sa salary din po. Thank you, magingat po kayo. More blessings, God bless us all. Going back dun sa mga credentials mo, tatanggapin naman yan dito, yes. Pero meron akong mga kilala kasi dito, not one, not two, siguro mga apat. Doktor sila sa Pilipinas, and then when they got here, when they migrated here in the US. Iba kasi yata pag doktor, eh. Tama ba? So, kung ipapasa mo naman yung NCLEX mo, magsistart ka talaga from, yun nga, entry-level nursing. Pero kahit entry-level nursing ka, I think, okay naman yung pay.
darating ka rin doon sa dulo. Halos lahat ng mga kilala ko dito nag-start talaga as entry level eh, na yun nga, mga nurses. Or kahit ako naman, sa Pilipinas, hindi naman ako entry level. Hindi ako nurse, sa mga nakakaalam, nasa ano, financial services ako, sa banko ako nag-work. Nag-start ako dito as an analyst. Sa Pilipinas, ano na ako, process expert eh, yung parang subject matter expert. Ganun ako sa Pilipinas. And then, nung pumunta ako dito, wala eh. At yun talaga yung una ko nakuha eh. Ay, hindi pala, yung una ko nakuha ang work. Individual contributor siya, meaning may boss pa rin ako eh, working na team. Yun yung una kong work, yung sa mga nanonood ng vlog ko dun sa una kong work dito sa US. Pero ang sinasabi ko, nung na-hire na ako dito sa current company ko, kasi COVID hire ako guys, pandemic, na-hire ako ng pandemic, kasi nga, di ba na-lay off ako from my previous job, thankfully, thank God, nakuha ko dito. Pero, entry level, tinanggap ko na, kaysa wala, di ba? So yun, hanggang sa ngayon naman, okay na yung, oh, feeling ko okay na tayo. Okay na tayo ngayon. Going back to your question, yes, itatanggapin nila yan, pero I think, baka mag-start ka pa rin sa simula. Okay lang yan. So that's it for today guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video without skipping, maraming salamat sa mga naglapag ng comments sa last video. Thank you so much. If you have any questions, anything about Boy America, comment down below, or kahit hindi Boy America, comment down below. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button. Again, please like, comment, and share this video. And again, nag-upload ako ng vlogs ko every Saturdays, 12 to 1 p.m. Manila time. And if you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo on the next vlog. Peace!